Japanese boxing fans, sumigaw na kasi mero lang ang makakatalo kay Inoue. Jake Paul ininsulto si Pacquiao. Pag-usapan natin yan mga troops. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakiclick muna ng like and notification bell button at pasubscribe na rin sa aking Easy Word Sports YouTube channel. Maraming salamat troops. Sa live interview ni Pau Salud sa isa sa mga Casimero fan residing sa bansang Japan, ay ibinahagi dito ang tingin ng mga Hapon sa ating 3 Division World Champion Gianreal Cuadro Alas Casimero. Kahit daw humina ang naging performance ni Cuadro Alas kontra sa former IBF Bantamweight Champion Yukinori Ugoni, ay marami pa ring Hapon ang naniniwala na si Casimero lang ang makakatalo sa 2 Division Undisputed Champion na Oya the Monster Inoue. Sa ngayong taong 2024 ay pinaplano na 3 beses lalaban si Inoue at ito ay sa buwan ng Mayo, Setyembre at Disyembre. Lalabanan ng Monster ng Japan ang mandatory sa WBC na si Luis Pantera Neri sa buwan ng Mayo. Sa buwan ng Setyembre naman ang mandatory challenger sa WBA na si former Unified Super Bantamweight Champion Murjun Akmadliyev. At wala pang pangalan ang inilalabas para naman sa Disyembre. Kaya sana lang ay makapagpasiklab si Casimero sa susunod niyang laban para maikonsidera bilang next fight ng Monster ng Japan. Sa kabilang banda naman po ay nabanggit ng YouTuber slash boxer na si Jake Paul sa kanyang podcast na gusto daw siyang makalaban ng ating pambansang Kamao 8 Division World Champion Manny Pacquiao. Subalit hindi daw siya naging interesado dito kaya hindi na lang niya pinansin ang hamon. Pagmamalaki ni Jake Paul ay isang suntok lang daw ang kinakailangan niya para mapatulog ang isang Manny Pacquiao. Marami na daw nangyaring pag-uusap sa magkabilang kampo, ngunit hindi daw exciting ito para kay Jake Paul. May mga boksingero daw na malakas pa rin kahit 40 to 50 years old na. Ngunit hindi daw ito ang kaso kay Pacquiao ayon kay Jake Paul. Kalokohan naman para sa akin itong statement ni Jake Paul mga troops. Dahil nagawa ni Pacquiao na maging isang world champion sa edad na 40 years old, kaya napatunayan na niya ang sarili bago pa lamang siya i-criticize ni Jake Paul. Kung sa matchup naman mga troops ay masasabi ko na imposible ito. Dahil tandaan po natin na sa 176 to 200 pound cruiserweight division lumalaban si Jake Paul at malayo ito sa 147 pound welterweight division na nilalabanan ni Pacquiao noon. Sana mga troops ay magkaroon pa ng isang professional fight ang ating pambansang Kamao nang sa ganun ay mapatunayan niya ulit ang sarili na may ibubuga pa siya sa kabila ng kanyang edad.